palalawigin pa yung tinatawag na residence permit ng ilang trabaho doon, mga trabaho gaya ng pharmacist at security guard. Apektado rin ito pati ang iba pang mga gustong magtrabaho sa Saudi. Nakatutok si Iwan Mayina. Bilang na nga ba ang araw ng libo-libong OFW sa Saudi Arabia? Sa panibagong abiso ng pamahalaan ng Saudi, hindi na i-renew ang residence permit ng ating mga OFW sa 35 mga skill category. Kabilang dito mga pharmacist, security guard, at mga trabahong opisina tulad ng human resource at administrative manager. Karaniwang 2 taon ang kontrata ng mga OFW sa Saudi at mas dato sa POEA. May mahigit 300,000 OFW ang umalis patungong Saudi noong 2017 at 2018 at maaaring pa-expire ng mga kontrata kasabay ng kanilang residence permit. Bukod sa mga naroon na, apektado rin ito ang iba pang mga nais magtrabaho sa Saudi. Pag nag-expire na yung residency permit sila, hindi na ma-renew and they will be forced to be deported. Hindi lang yung extension ang matatarget dito ng Saudi program, pati rin yung mga applications for new residence permits, hindi na sila bibigyan. Kasama rin sa abiso ng Saudi government ang pagpapauwi na sa mga manggagawang Pinoy na nasa edad 35 at 54 years old na, pero hindi nga lang malinaw sa ngayon kung saklaw nito ang lahat ng uri ng profession doon. So yun ang mas magpapit yun, mas mabigat yun. So, paano po? Kasi karamihan ng mga workers natin nandun doon sa East Bracket na yun. Lahat ng ito bahagi ng Saudization o pagbubawas ng mga dayuhang manggagawa sa Saudi para mabigyan ang trabaho pa nila mga mamamayan. Bilang isang physical therapist sa Saudi, ramdam na ni Romela Galanza ang Saudization sa pinagtatrabaho ng ospital. Marami na rin trabaho dati sa Pinoy pero napunta na sa Saudi Nationals. Hindi kinababahan din po kasi may chance na hindi na nila i-renew yung contract namin. Instead, ang kunin na nila is mga Saudi. Handa naman daw ang Department of Labor and Employment sa Financial and Livelihood Assistance para sa mga mawawalan ng trabaho bunsod ng Saudization. Payo nila sa mga Pinoy roon, huwag na makipagsapalaran at illegal na manatili roon at tutulungan naman daw silang umanap na ibang bansa pwedeng mapagtrabahuhan. Pero tulad na ibang mga OFW, panawagan ni Romela sa pamahalaan. Kung mas ma-improve